Good morning. Ano to? Aalis kami ng DM ngayon. Pupunta kami dun sa tita ko dun. Dali na to ngayon. Ay, tumal. Ano dun sa tita ko na ano, nandun si JJ. Magtutulog kami dun. So, para bukas kasama na namin siya pauwi. And kami ni DM pupunta dun. Mag LRT lang kami. Gusto din niya kasi mag LRT. So, madali lang naman. Antipolo Station, tapos diretso Legarda, doon kami bababa. And hintayin kami nung tita ko doon para sunduin. So, madali lang, hindi na yung palipat-lipat sa ng mga sasakyan. Kaya okay kaming mag commute. Then Sabado ngayon, medyo patay na oras kaya wala masyadong tao siguro sa LRT, kaya safe na safe. Tapos ano pa ba? Ayun nga, baka pupunta rin yung kapatid ko tsaka si Paul, dahil ayun, overnight lang kami. Wala, minsan lang naman. Ayun lang, badadalin ko. Ayan, ito lang. Kasi dalawa lang naman kami ng DM. Then, matutulog. Tapos uwi na bukas. Yun na kailangan ng maraming dalahin. Tapos kagabi pala, ay kahapon pala, nag-ano ko, kulay. Hindi ko alam kung makulay ba siya. Sandali. Ash blonde. Hindi ko alam kung pantay. Kasi hindi ako marunong magkulay. Hindi ko makikita yung likod. Ayan. Hindi ko makikita. Hindi ko alam kung patsi-patsi ba. Ano. Ayan. Hindi ko alam kung tama ang kulay ko. O dito yata wala. Dali na harap ako. Makikita ko mamaya sa labas yan. Alam nyo, grabe yung lagas ng buhok ko. Kaya natatakot ako magpareban or mag-bleach ng buhok. Kasi, ay, wala yata ang kulay mo dito. Kasi ano, delikado yung buhok ko dahil grabe maglagas. Tapos kahapon, nung nagbanlaw ako, hindi, habang naglalagay ako ng kulay, ay wala yata sa lupa. Hmm? Nung naglalagay ako ng pangkulay, ano, habang, hindi ko, sanali na. Ayun, habang nagkukulay ako, marami nang nalalagas na buhok. Tapos sabi ko, patay na naman ito kapag, ano na, banlawan. So, nung nagbanlaw ako, Diyos ko po, ang dami, as in, kumpul yung natanggal sa buhok ko. Alam mo yun, natakot ako kasi nga, ang dami. Kaya, ang kala nyo, makapal yung buhok ko. Pero, super nipis lang yan. As in, sobrang nipis. Simula nung nanganak ako, hindi na bumalik yung kapal ng buhok ko. Dati sobrang kapal, as in, grabe, nung baby lalo ako, nakatayo. Masama kapal ang buhok ko dati, parang kay JJ. Tapos nung nanganak ako, wala na, nawala na. Tapos, binili kong pangkulay is dalawang box, kasi baka sabi, baka hindi ka siya. Diyos ko, isang box pa lang yung nagagamit ko, may sobra pa. Ang daming sobra. Sabi ko, mukhang maliyat ang pagkulay ko kasi ang daming sobra. Tapos basang-basa na yung buhok ko. So, ibig sabihin nun, manipis talaga yung buhok ko. Pero, inubos ko na rin kung saan-saan ko na nilagay yung, ano, yung natira. Tapos, papatagalin ko muna ng konti din. Gagamitin ko na ulit yung isang box. Siguro magpapakulay na lang ako. Kung sinong marunong. Kasi tiyan nyo, hindi ko yata nakulayan to. Black. Kaya yun, kaya ayoko nagkukulay sa sarili ko kasi hindi ako marunong. Dati patsi-patsi, as in hindi mo malaman kung saan yung mga naipong kulay. Tapos napansin ko, yung buhok ko naging buhaghag. Ito yung ayoko pag nagkukulay, nagiging buhaghag yung buhok ko. Tapos nung nag-decide ako dati na pababain ko na yung kulay ng buhok ko, as in itim. So, naging virgin hair na naman siya kasi wala nang kulay. As in, natural na talagang black. Ano naman siya, parang nales na yung buhaghag. Tapos,
makintab. Alam niyo yung talagang virgin yung buhok. Sana all. Tapos yun nga. Ngayon, parang na-boil ako sa black. Kaya, yan, nagkulay na naman ako. Wala na. Dati kasi, nung dalaga ako, adik ako magpakulay ng buhok. Kaya siguro nasira-sira yung buhok ko dati. Kaya ano, kaya sabi ko, wag na. Sobra na. Tapos ngayon, nakakalbo na. Parang nipis-nipis na. Ayun na. Marabi. Ayun lang, si DM sa CR. Maliligo na ako after niya. Para makaalis na rin kami. And sobrang init ngayon. Pero yung alis naman namin is magka-tricycle lang. Tapos pagbaba is yung ano na kagad, station. So hindi kami lalakad ng sobrang init sa kalye. Air ko naman sa LRT. So yun. Sige, mamaya na lang. Hindi ko na natapos yung edit ko kagabi. So pagdating ko na lang ulit. Ayan, naka-prepare na kami. Maghintay na lang ako ng oras kasi grabe yung init ko. Mukhang ma-HB na naman ako sa init. Pero okay lang dahil magka-tricycle naman kami. So yun. Ito lang si Otto Shorts. Ano, nilalagyan ko nga ng ano ito. Binili ko kay Mafi. Para sa aking mga scars. Ito. Scarminator. Sana effective ko sa akin. Ito. Pero, yan. Kasi yung pusa, biglang tumalon sa akin. Umano yung kuko. Kaya yan yung nilalagyan ko sa katuhod. So yung maya-maya, gugora na kami. Kasi naghihintay na sila dun. Pero yung kapatid ko, kumakain pa sila eh. Kami, kinain lang namin is itlog. Tapos si DM, ano, yung muffin. So sabi ko, dali na lang niya. Yun lang. Ayan, naalis na kami. Waiting na lang kami sa tricycle. Hindi ko alam kung okay ba yung buhok ko. Nilagyan ko nga ng mga ice tong ano, mga dogs, yung mga tubig nila kasi mainit. Tingnan niyo yung araw. Grabe, bye bye Ming Ming. Kain kayo doon ha. Magiging 11 si Ming. Parang sweet. Paglabas namin si Ming Ming, yung sweet. Ayan na diyan. Maska. Dito na kami. Buti kami lang nandito sa elevator. Ang init. Ano concourse? Concourse. Level 3. Yun. Nahihilo ako kami dito sa elevator tayo. Ayan, sasakay na kami. Hawakan mo to isa. So, papuntang Legarda. Ayan. Grabe. Grabe init. Ano ba yan? Oh, init. Ano oras na ba? 1:30? 1 o'clock. Diba? Tingnan mo ang tirik ng araw. Oh. Kasi kung hintayin pa namin umay. Summer kasi. Mawala yung araw. Gagabihin na kami. Ayan. Wala naman tao banda dito. Gem, spray ka nga, oh. Huwag ka nga hawak sa kung saan-saan, ha. Yan, may naglilinis dito sa loob. Ayan, dito na kami Legarda Station. Abangan namin sila JJ kung darating na dyan. Mamaya na kami bababa.
di pa siya nagre-reply kung papunta na sila. Ang init, grabe eh. Wala pa naman eh. Manggagaling sila sa may SM Manila. Doon kasi yung condo nung tita ko na pupuntahan namin. So, dito muna kami sa taas. Or baba na kami. Huwag kang hawak sa mga ano nga. Dito na lang namin hintayin. Makikita naman namin dito. Kala ko sarado. Ha? 22 steps yung stairs. Tina. She's small. Sa ukay. Ganda, di ba? Yung ukay na yung isa lang size. Ano ukay? Di ba sa ukay? Ay. Ayan. Ayan, sa wakas, nakarating na kami. Ganda dito, oh. Ang laki. Ayan, dito na kami. Chill, chill. Sarap dito, ang liwanag. Ayan, nandun. JJ, nagluluto. Doon, na kusina. Ayan, punta kami ng SM. Ang papagupit ako. Konti eh. Kasi ito, tingnan nyo. May napansay. Dito? Hmm. Magayaya? Hmm. Eh, huwag naman ganyan. Dito lang. Hindi, dito. Kasi bagay. Kaya? Oo. Nagawa ko dito. Eh, nakapaan. Pero gusto ko mas dito. Saka, ano kasi, buhaghag. Ka? Papangit. Kunti lang. Papatrim ko lang. Hindi mo pa pala pinigit. Ay! Yan. SM lang kami, malapit lang dito yung SM. Kaya lalakad lang. Parang dumi ng chinelas ko. Hindi na ako ng sapatos. Oh. Ano? Ayan, dyan na yung SM. Ayan, dito na kami sa SM Manila. Meron pala dito, let's vote. Ano yan? Pinas. Kaso matagal. Ayan, bumili kami na. Ha? Oo, pero nakakain mo naman. Ayan. Pero parang gusto ko to. One day old. Si DM favorite to. Ayan. Kaya sa kanya na isa. Dito kami sa Sunny's. Tatry ako ng ano. Ang salamin. Parang maganda. Dito kami kakain sa sizzling place. Ang in-order ko ito, strip loin. Tapos, masarap sana to, pork chop. Kaso isa lang. Nagmahal na sila. Gusto ko sana yung porterhouse. 280 na siya. Ayan o. Ang sarap kasi o. Ayan o, presyo.
Dati magkano lang yan? Ayan, ito yung order ko. Medyo matigas. Kasi DM, hindi naman yan naubo. Pero sa take out ko na lang yan. Sayang. Tapos sa honey glaze, sa sinigang. Ayan, tapos na ako magpumasage. Ang kulit nito. Oo, okay po. Parang nasa hotel. At ang tayo dyan. Uy. Ganda dito sa toilet ng tita ko. Ang nagbabilis. Ayan. Powder room. Powder room. Ay, alam ko malas yung ganito, di ba? Hindi ko alam. Ay, ito ka pala. Patayin natin. Ando na sila sa park. Parang inosente. Ito na tayo. Sa toilet. Ayan, mag-i-sleep na kami dito. Kami mag-i-sleep dito sa kwarto ng tita ko. Tapos si tita dun sa may library. Office? Office ba yun, Jay? Library. Ito. So, yun. Kami dito ni DM sa kama. Yan, tapos si JJ doon. Uy! Yan, tapos sila, yung kapatid ko dito. Yan, masarap dito. Ang sarap! Kaso bukas uuwi na. Pero babalik kami dito kapag, ano na, pwede na ulit.